Alright mga kailian, andito tayo ngayon sa Baguio Botanical Garden. So, it's been how many years na hindi tayo pumasok dito. So, titingnan natin ang Baguio Botanical Garden. Kung anong pinagbago nung last na pumunta tayo dito 2 years ago. So, ayan, andito tayo sa may bungad. Yung statue ng Builders of Baguio. Ayan yung sinisignify na statue yan. Gawa ng mga artist natin dito sa Baguio na si Villanueva. Yun. So, ikot-ikot muna tayo dito sa Baguio Botanical Garden. Dati-dati, dun ang entrance sa kabila. Sa, yun, dun. Tapos, ngayon, pinag-iisa na lang sa may parking lot. So, ayun, maglalakad tayo mga kailian. At titignan natin ang pagbabago ng Baguio Botanical Garden. Tara, samahan niyo ako. Pagpasok pa lang natin dito ay maraming area ang sarado. Unang-una yung staircase dyan sa tabi. Sarado po siya. Tsaka sa baba kasi tinatamnan pa ng mga halaman. So hindi tayo makakapunta doon kasi inaayos ng city government. So tingnan natin na dito sa ibang side naman. So ayan mga kakailan. So nakapasok na tayo dito. Andito tayo sa may pandang yung parang creek dito na side. So papasok tayo dito sa dito lang. Diyan. So papasukin natin. So mga kakailan, samahan niyo ako. So let's go. So ayan mga kakailan. Umpisaan muna natin dito ang pasukin sa Philippine Mine Safety and Environment Association. Sila po yung gumawa nito. So, pasukin na natin to. Actually, ang ganda niya. Yan. Dati-dati, nung unang pagdating namin dito, that was mga 9 years ago. Ang mga halaman pa dito ay maliliit. Yung mga fern tree. Mga ganyan. So dito ikot-ikotin natin. So ito yung mga halaman. Ayan. So actually ang gandang stress reliever to. So dito muna tayo sa taas para dito tayo mamaya i-exit. Ayan. Pero dito muna tayo. Dati-rate halos nakikita mo yung kabila. Ngayon, makikita mo yung mga halaman. Mga ito. Ang gandang pagmasdan. Yan.
ganda. Nakaka-stress free. Tapos kahit ganito lang yung mga damo. Ganyan, parang nasa forest area ka. So samahan niyo ako mga kailian para libutin natin itong part na to dito sa May Botanical. So kung mamasdan natin dito, yan, may mga natumbang puno which is natural na natumba siya. Hindi siya ginawa tinumba ng tao. So parang nasa forest ka lang. So super ganda. Biruin mo, sa 2 years na hindi ako pumunta rito. Yan. Maraming nag-date. Yan mga kaibigan, may mga bata na nagde-date. Alam mo naman mga teenager. So maganda ditong tagpuan. Tagpuan. So ito yung isa sa pinagsushutan namin na famous na bridge dati. Ang ganda talaga. So para sa akin, ganito yung magandang panahon para pumasyal dito. Yung hindi masyado maaraw. Yan. Oh, yan, maraming fern tree actually. Tapos tingnan natin sa baba. Yan. Parang wala ka sa syudad actually dito. So, ito yung isa sa pinabalik-balikan ko dati nung mga 8, 9 years ago. Yan. So, ang gaganda na ng mga tanim. It's all natural. So, akyatin pa natin. Yan. So, dati-rati open space ang mga to. Hindi mo akalain na may mga ganito na ngayon. Dati hindi ko pa siya masyadong ma-appreciate. Kasi clear na clear. Ngayon, well appreciated ko siya. Kahit siguro magbalik-balik ako rito. Ayan. So, tara. Ayan. May mga tao pa rin. Ganda. May mga sayote. Maganda talaga siya.
yan, kahit papaano may mga tao pa rin na naglalakad. Ayun. So, ayan, manalamin muna tayo mga kakailan. Ayan, yan tayo. Ang ganda pala ng effect ng mirror sa mga ganitong environment. So, ayan po tayo, guys. Ayan. Actually, pinagpapawisan na ako sa inakyat ko na yun. Maganda sa hinga. Ayan, so, tara ulit sa baba. Baba naman tayo sa Dubai. Uy, may orchids. Ayan. Ang daming fern tree. Ayan. Dito pa lang tayo. Oh. Yung mga pagpasok mo, ang ganda ng mga photoshoot dito. Oh. Kung tutuusin. Ayan. Para kang nasa ibang planeta. Joke lang. Nasa Pilipinas ka pa rin. Pero hindi mo akalain may ganito dito sa Baguio. Yan. Mas maganda ngayon kasi wala masyadong tao.
So ayan na nga mga kailan. So umikot tayo dito sa ginawa ng mga Philippine Mine Safety and Environment Association na landscape. I think mga 10 years ago na to na ginawa. So ganun po yung itsura niya sa taas ngayon. So salamat mga kailan. So hanggang sa muli. Kasi dito yung favorite part ko na area ng botanical, itong area na to. Kasi ang daming halaman, ang ganda ng landscape, may makikitang mga may dapay, mga ganun, tapos yung mga tubig, ang gandang pakinggan, nakakakuan siya, walang anong tawag dun? Basta natatanggal ang iyong stress. So mga 12 minutes na paglalakad ko lang dito ay ramdam ko yung pawis, pero yung pagod hindi. At ang ganda ng langhap, ng simoy ng hangin dito. Kahit may maririnig ka na mga sasakyan, pero ang ganda, super, super, super. So hanggang sa muli mga kakailan, ito po si Ash Velasco. Yan. So see you sa next na video. Thank you. Yaman. Yeah,